ang pinig ng reformasyon. 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 Mga minamahal na mga kapatid, mga kababayan at mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong programang Ang Tinig ng Reformasyon ay muli pong nagbabalik ngayong gabi. Ating ginagawa na Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Aking binabati ang lahat na nakikinig ngayon sa ating himpilan. At ganun din ay aking binabati ang ating mga kaibigan na nanonood ngayon live sa ating Facebook. At nawa po, ako'y umaasa na kayo ay nasa mabuting kalagayan, ay laging ligtas at tulungan ng Diyos na laging maging malusog sa inyong pangangatawan at sa inyong pananampalataya. Atin pong isang guni ang ating pag-aaramay ng ating butihing Diyos sa pamamagitan po ng dakilang Diyos sa kaitaasan po ng langit. Kayo ay amin pinupuri, dinadakila at pinapasalamatan sapagkat kayo po ang Diyos na lumalang sa langit at sa lupa. Kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng mga papuri at mabubuting mga kaloob. Kayo rin po ang pinagmumulan ng aming buhay at lahat ay galing po sa inyo. Kaya maraming salamat po dahil dinadakila namin na sumaamin nawa ang inyong presensya at bigyan nyo kami ng karunungan na umunawa sa lahat na aming pag-aaralan na katotohanan ngayong gabi. Ito po ang ating link sa aming programa ngayon. Ito ang ating samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ngayong gabi ay ipagpapatuloy natin ang pag-aaral tungkol sa hula ng hayop at ng kanyang tanda. Yun po, sinimulan natin kahapon yung pag-aaral tungkol dito, no? Mahalaga po na malaman ng bawat isa sa atin ang tungkol sa nakahula na hayop na may larawan at tanda sapagkat ang langit ay nagpadala ng katakot-takot na babala sa lahat ng tao dito sa mundo na huwag nilang sasambahin ang hayop at ang kanyang larawan at huwag nilang tanggapin ang kanyang tanda na sa kanilang noo o kamay. Bakit po? Dahil kung sasambahin daw ang hayop at ang kanyang larawan at tanggapin ang kanyang tanda ay paiinumin sila ng kagalitan ng Diyos at sila'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero ng Diyos. Ito po ay ayon sa babala na mababasa natin sa Revelation chapter 14 verse 9 to 11. Kaugnay ng kakilakilabot na babalang ito ng langit ay ating sinimulan kagabi ang pagsusuri sa bagay na ito sa layunin na malaman natin kung ano ang tunay na identity ng hayop na may tanda na hindi dapat sambahin at kung ano ang tunay na identity ng larawan ng hayop na hindi rin na dapat sambahin at kung ano ang tanda ng hayop na hindi dapat tanggapin sa noo o sa kamay. Lumabas sa ating pag-aaral kagabi na ang hayop na may tanda na binanggit sa Revelation chapter 14 verse 9 to 11 ay siya yung hayop na inilarawan ni Juan sa Revelation chapter 13 verse 1 to 9. Kaya lang kagabi ay verse 1 to 3 pa lang ang ating binasa. At sinabi na ang hayop na ito ay may 7 ulo at 10 sungay at isa sa kanyang mga ulo
ay parang may sugat na nakamamatay, ngunit ito'y gumaling. Ito rin ang hayop na binanggit sa Revelation 13 verse 14 na ginawaan ng mga tao sa lupa ng isang larawan. Isa sa katangian ng hayop na nagsilbing susi upang matuklasan natin kung ano ang sinisimbolohan nito, sinisimbolohan ng hayop, ay ang sinabi ng Revelation 13 verse 2 na ibinigay ng dragon sa hayop ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Ibig sabihin na ang hayop na may larawan at tanda ay hindi literal na hayop, kundi isang kaharian sapagkat siya ay binigyan ng dragon ng trono at kapangyarihan. Ang katotohanan ito ay malinaw na ipinaliwanag sa Daniel chapter 7 verse 23 na kung saan ay sinabi doon na ang hayop na sa hula ay sumasagisag sa kaharian. Kaya't walang kaduda-duda na ang hayop na may larawan at tanda sa hula ng Revelation ay tumutukoy sa isang pamahalaan o gobyerno na umiiral noon sa mundo. Ito ang isang mahalagang isa pang mahalagang punto na na-consider natin, no? Dahil sabi sa Revelation 13 verse 2 na ang trono at kapangyarihan ng hayop ay ibinigay ng dragon. Ibig sabihin, ang dragon ay hindi rin literal na dragon na animal, kundi ito ay isa ring kaharian. Ibig sabihin na ang dragon at ang hayop ay sumisimbolo sa dalawang kaharian na magkasunod na umiral dito sa mundo. Una ay ang kaharian ng dragon na naunang umiral at pagkatapos ay sinundan ng kaharian na sinisimbolohan naman ng hayop. So, napag-alaman natin na ang dragon na nagbigay ng kanyang trono sa hayop ayon sa Revelation 13 verse 2 ay siya rin yung dragon na binabanggit sa Revelation 12 verse 1 to 5 na handang patayin ang ipapanganak na lalaking sanggol na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ayon sa Revelation 19 verse 15 to 16 at saka verse 11 to 12 at John chapter 1 verse 1 and 14 ay napag-alaman natin na ang ipinanganak na lalaking nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal ay walang iba kundi si Jesus na ipinanganak sa babae upang tubusin niya tayong makasalanan at kupkupin bilang mga anak ng Diyos. Ito ay binasa natin sa Galatians chapter 4 verse 4 and 5. Napag-alaman din natin na buhat sa Luke chapter 2 verse 1 to 7 at Matthew chapter 1 verse 16. Matthew 1 verse 16 na ang kaharian na nagtangka na patayin si Jesus pagkatapos na siya isilang ay ang paganong Roman Empire na pinamumunuan noon ni Caesar Augustus. Kaya't walang kaduda-duda na ang dragon na nagbigay ng trono sa hayop na may tanda ay sumisimbolo sa kaharian ng paganong Roman Empire. Ayan. So, yan ang na-establish po natin kahapon sa ating pag-aaral. Ang tanong, kung ang pagan Roman Empire ang sinisimbolohan ng dragon, ano naman ang sinisimbolohan ng hayop na ayon sa hula ay sa kanya ibinigay ng dragon ang kanyang trono at kapangyarihan? Ang sagot batay sa kasaysayan ay ang Papa Rome o yung papacy na pinamumunuan ng Roma. Sabi ni Robert Neville sa kanyang aklat na ang pamagat ay The Word of the Vatican, sabi niya rito, "In certain respects, the Pope himself appears to be the lineal descendants of the Caesars." Ano daw po? Ang Caesars, alam natin yung Caesars, sila yung mga pamilya ng emperors. Emperor ng Rome. At ang lineal descendants daw nila ay ang mga Pope. Ayan. Sabi naman ng manunulat na si Jay Garnier,
But just as pagan Rome was the offspring and successor of Babylon, so is papal Rome the true offspring and successor of pagan Rome. Yan. So dalawang historical reference ang binasa natin na nagpapatutuo na yung naging successor ng pagan Roman Empire ay ang papal Rome. Na pinamumunuan naman ng mga popes. Okay, ang namumunuan naman sa pagan Roman Empire ay yung mga Caesars. Ayan. Mga pagano yan sila. So fortunately, sabi nila yung last na yung isa na emperor, si Emperor Constantine ay na-convert as a Christian. Ayan. So yan po yung nangyari. So yan po ang unang katangian ng hayop na may larawan at tanda, na huwag daw natin sasambahin at huwag tanggapin ang kanyang tanda. Ang hayop na may tanda, ang successor ng dragon, dahil ang trono at kapangyarihan ng dragon ay ibinigay sa kanya. At dahil ang papal Rome ang successor ng pagan Rome na sinisimbolan ng dragon, nangangahulugan na ang papal Rome ang sinisimbolan ng hayop na binigyan ng dragon ng kanyang trono at kapangyarihan. So matandaan ninyo yung ating natuklasan na yung dragon at saka yung hayop ay magkasunod sila sa point of existence, sa kanilang pag-rule. Nauna yung dragon, sumunod naman yung hayop. Ang dragon ay sumisimbolo doon sa pagan Rome. Ang hayop sumisimbolo naman sa papal Rome. Ayan, so magkasunod yan sila. So yan po yung na-establish natin kahapon. Okay. Ngayon, dadako naman tayo doon sa ikalawang katangian ng hayop na may tanda. Kasi alam nyo mga kapatid, etong hayop na ito, napaka tindi ang sasabihin natin na kasalanan niya sa Panginoon. Kaya nga, nagbigay ang langit ng babala na sino mang sasamba sa kanya at tatanggap sa kanyang tanda ay paiinumin niya ng kagalitan ng Diyos. Paiinumin sa kagalitan ng Diyos. Kung maintindihan nyo yon, parang yon ang isang talagang mortal na kaaway ng langit. Itong hayop na ito. Kaya ang Diyos, hindi lang isa ang katangian na binigay niya na magsilbing pagkakakilanlan kung ano ang sinisimbolhan nito. Actually, nagbigay ng marami na mga katangian para walang ang layunin doon, para walang magduda. Walang magduda. Kasi kung isa lang, kagaya lang nang sabihin mo doon na hanapin nyo nga itong criminal na ito na kulot. O ngayon, kung isa lang ang binigay mo na palatandaan, sabihin mong kulot, ang daming taong kulot. Hindi mo matutumbok. Kung isa lang ibibigay mo, malamang magkakamali ka, baka ang mahuli ng mga pulis. Nakulot, hindi pala yun ng criminal, tapos binaril, pinatay, ay di magkakasala sila. So ang ginawa ng Panginoon para hindi talaga magkamali, nagbigay ng maraming mga palatandaan para hindi ka lang makontento doon sa isa. Kasi pag nahanap mo yung sa isa, meron nang mang kasama. So pag nakita mo itong marami na ibibigay ng Panginoon, kung lahat ay nakikita mo na doon sa isa na natupad sa isang bagay, siguradong sigurado ka na yun na talaga yung tinutumbok. Ayan. Kaya huwag tayo makontento dito sa isa, no? Although kung titignan natin, wala namang ibang nakatupad din dito, kaya pwedeng sapat na sana ito, pero gusto lang talaga ng Diyos na manigurado, na maintindihan natin, para matumbok talaga natin kung alin itong dapat nating iwasan.
para hindi tayo madamay doon sa parusa ni ibibigay sa kanya. Okay. Dadako tayo sa ikalawang katangian ng hayop na may tanda. Ang ikalawang katangian ng hayop na may larawan at tanda ay mababasa sa Revelation 13 verse 1, verse 5, and verse 6. Basahin po natin. At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanyang mga sungay ay may 10 korona, at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. O dito lang tayo doon sa huli. Doon sa mga ulo ay may mga pangalan ng kapusungan. Verse 5. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. Ayan. Yan na naman. Ibig sabihin, nagsasalita ng pamumusong. Verse 6. At binukan niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan. Ayan. So, nasa mga ulo ng hayop daw ang pamumusong. Kaya't siya ay nagsasalita ng pamumusong laban sa Diyos. Siyempre, kung ano ang nasa ulo, yan ang lumalabas sa bibig. Ganun niya. Ang salitang pamumusong ay salitang hindi pang politika, kundi pang relihiyon. Ito ang ikalawang katangian ng pamahalaan na sinisimbolohan ng hayop na may tanda. Okay. Anong ibig sabihin nun? Maraming mga pamahalaan na purely political lang talaga. Pero itong hayop na ito na sumisimbolo ng isang pamahalaan ay hindi lang purely na pang-political, may kahalong religious. Ibig sabihin, dalawa ang hawak niya. Hawak niya ang politika, hawak niya pa rin ang religious. Ayan. So, ibig sabihin na ang pamahalaan na sinisimbolohan ng hayop ay hindi lamang ito isang political power, kundi ito rin isa rin ito na religious power. Ibig sabihin na ang pangulo ng pamahalaan na sinisimbolohan ng hayop na ito ay nagtataglay ng political and religious powers. Kaya kaiba sa ibang mga pamahalaan na purely political powers lang sila. Ang tanong, ang Papal Rome ba ay nagtataglay ng political at religious powers? Ang sagot po ay yes. Ang Pope na pangulo ng papacy o papal power ay isang political and religious leader. O, lahat naman nakakakilala yan. Hindi siya katulad ni President Duterte at President Trump na political leaders lang ito sila. Wala silang religious powers. Ganun po yan. Ngunit ang Pope ay may taglay na political and religious powers. Ito ang ikalawang katangian na pagkakakilanlan na ang papacy o Papal Rome ang sinisimbolohan ng hayop na may tanda. Yan. Kasi yun nga, sinasabi doon na nakalagay sa kanyang ulo ang pamumusong. So, merong religious element talaga na kasama doon. Eh, yun po ang nakikita natin na natupad ito sa katauhan na nitong papacy. Ang tanong, nagsasalita ba ng pamumusong ang mga pangulo ng papacy? Anyway, ang isa pang pangalan ang tawag sa papacy o Papal Rome is the Roman Catholic Church. Okay. Ang sagot naman dito ay yes. Papaliwanag po natin kung bakit. Una, ay unahin muna natin alamin kung ano ang sabi ng Biblia tungkol sa pamumusong. Sa John chapter 10 verse 33, ganito po ang ating mababasa. The Jews answered him, sinagot ng mga Hudyo si Jesus at sinabi, "For a good work we stoned thee not, but for blasphemy, and because that thou being a man, makest thyself God." Ayan. Ano po ang ibig sabihin nun? Ito daw, inakusahan ng mga Hudyo, ito si Jesus, na siya pa ay namumusong.
dahil siya daw bilang isang tao ay pinapalabas niya na siya ay Diyos. Ayan. At yun ang naintindihan ng mga Hudyo doon sa kanyang sa pananalita ni Kristo na parang lumalabas na siya ay Diyos. Hindi niya pinapalabas na siya yung Diyos Ama, pero pinapalabas niya na siya ay may kapangyarihan bilang Diyos. Ganyan. Okay, so yan po, hindi naman masasabi na nagkasala si Jesus ng pamumusong. That is assuming na hindi siya totoong Diyos. Ayon dun sa pagkakilala ng mga Hudyo na si Kristo ay tao lamang, kaya inaakusahan siya na nagkasala ng pamumusong, because he being a man claiming to be a God, eh pamumusong yun. Ang hindi nila alam na hindi nagkasala si Jesus na sa ganun na pamumusong, kasi in reality siya na nga ang Diyos na nagkatawang tao. Ayan. Kung hindi siya Diyos na nagkatawang tao at siya ay tao lang, eh natural nagkasala siya ng pamumusong. Pero in his case, hindi, kasi Diyos nga talaga din siya. Nagkatawang tao nga lang para sa layunin na tubusin tayo, which is good news. Ayan. Pero ang punto dito, kung tayo na ordinaryong tao, hindi naman tayo Diyos, ay merong mag-angkin, mag-aako na siya ay Diyos, o siya may kapangyarihan, siya ay dapat na kilalanin o sambahin bilang Diyos. Aba, yan ay ano, pamumusong na yon, mga kapatid. Okay. Kaya ang tanong, gumawa ba ng ganitong uri ng pamumusong ang Papal Rome through its leaders? Basahin po natin ang sabi dito sa The Roman Catholic Inside Ecclesiastical Dictionary. Roman Catholic Inside Ecclesiastical Dictionary, Volume 6, page 438 to 442. Sabi dito, "The Pope is of so great dignity and exalted that he is not a mere man, but as it were God and the vicar of God." So anong maintindihan nyo dito? Ang Pope daw ay is of so great dignity and exalted that he is not a mere man, hindi daw ordinaryong tao, but as it were God and the vicar of God. Yeah. "Hence the Pope is crowned with a triple crown as King of heaven and of earth and of the lower regions, so that if it were possible that the angels might err of the faith or might think contrary to the faith, they could be judged and excommunicated by the Pope." Ayan, nakuha nyo na masyado daw mataas itong Pope na ito, na kung sakali man na may anghel, eh magkasala daw ay pwedeng i-excommunicate ng Pope. Ganon katayog, ganon kataas ang pagkilala nila sa Pope. Sabi pa dito, "The Pope is as it were God on earth." Ayan. "Sole sovereign of the faithful of Christ, chief king of kings, having plenitude of power, to whom has been entrusted by the omnipotent God direction not on the earthly but of the heavenly kingdom." Ayan. Grabe, anong pagkakilala nila. Hindi lang daw siya binigyan ng authority dito sa earthly kingdom, pero pati pa sa heavenly kingdom. "The Pope can modify divine law since his power is not of man but of God." O, biro nyo yan. Ang Pope daw ay kaya daw niya na i-modify o baguhin ang batas ng Diyos, kasi yung kanyang kapangyarihan daw ay hindi yung kapangyarihan ng tao, kundi kapangyarihan ng Diyos. Ayan. So, ang sumulat nito ay si Lucius Ferraris doon sa kanyang aklat na The Roman Catholic Inside Ecclesiastical Dictionary. Ayan. Ang sipin na ito ang patunay na ang Papal Rome ay tunay na nagsasalita ng pamumusong. Pero ngayon na i-claim na siya ay God, o at least man lang parang
lumalabas na Diyos. Doon, ito pa ang sabi ng isang Pope. Ito ay sinulat naman ni Christopher Marsilius. Ito ang sabi niya tungkol kay Pope Julius II. At that time, matagal na itong patay. Ito ay sa noong 1512. Okay, ito ay mababasa sa aklat ng isang historian na ang pangalan niya ay Alexander Hislop. Okay, sabi dito, "Take care that we lost not that salvation, that life and breath which thou hast given us, for thou art our shepherd." Ito ang sabi ni Christopher Marsilius tungkol kay Pope Julius. "Thou art our shepherd, thou art our physician, thou art our governor, thou art our husbandman, thou art finally another God on earth." Ayan. Ayan. Yan ay pamumusong po yan, mga kapatid, no? Ito pa po ang isang pangangahulugan ng Bible sa pamumusong. Yung hindi lang yung mag-claim ka ng God. Pero ito pa, this is another definition sa Luke chapter 1 verse 21. Chapter 5 verse 21. "At ang mga iskriba at mga parisyo ay nangagpasimulang mga katwiranan na nangagsasabi, sino ito na nagsasalita ng mga kapusungan? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang?" Ayan. Narinig kasi nila si ni Jesus na yung isang tao na kanyang pinagaling, pinatawad niya. "Thy sin be forgiven you." Nung narinig ng mga tao ba? Sabi nila, sinong makapagpapatawad kundi ang Diyos? Yan ay pamumusong. Kasi nga, ang pagkakilala nila kay Jesus ay hindi Diyos, kundi ordinaryong tao na katulad nila. Ayan. Kaya, sabi nila na nagkasalan naman si Jesus ng pamumusong kasi nagpapatawad siya ng kasalanan na hindi naman, yung kasalanan ng tao, hindi naman laban sa kanya. So, ibig sabihin na isang definition ng pamumusong is, when you claim to have power to forgive sins that only God can forgive, then that is blasphemy. Ayan po. Tandaan natin ito na baka sabihin, bawat tao naman may karapatan na magpatawad. Totoo po yan na ang bawat tao ay may karapatan at kapangyarihan na makapagpatawad sa sino mang nagkasala laban sa kanila. Kaya sabi ng Bible sa Ephesians 4:32, "At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo." Yan. So ibig sabihin, tayo daw po ay magmagandahang loob sa isa't isa at magpatawaran sa isa't isa. Ibig sabihin, kung nagkasala ka sa akin, papatawarin kita. Kung nagkasala ako sa iyo, papatawarin mo ako. Okay, so meron tayong karapatan na magpatawad sa sino man na nagkasala sa atin. Whether humingi sila ng tawad o hindi, it is our prerogative to grant forgiveness. Okay, kung ayaw mo namang magpatawad, that is your prerogative, that is your choice. Pero karapatan mo yan magpatawad. Pero doon sa kasalanan, halimbawa, may isang tao nagkasala laban sa akin, ikaw, hindi mo pwedeng patawarin yon dahil hindi naman siya nagkasala laban sa iyo. Sa akin naman nagkasala. Hindi mo kayang patawarin siya sa kasalanan niya sa akin. Ako ang dapat magpatawad sa kanya. Ganon din ang Panginoon. Kung siya naman nagkasala sa Diyos, Diyos lang makapagpapatawad sa kanya. Ang tao, walang karapatan na magpatawad doon sa tao na nagkasala laban sa Diyos. So, yun po yung punto. Pero yung magpatawad ka sa taong nagkasala laban sa iyo, yan, kaya mo yan, karapatan mo yan, pribilehiyo mo yan, yan. Pero itong yung sinasabi dito na pamumusong, ay yung aakuin mo na ikay may kapangyarihan na magpatawad sa tao na nagkasala laban sa Diyos. Para bang
Kasi lumalabas na inilalagay mo ang sarili mo doon sa lugar ng Diyos. Na sa halip na Diyos, sana ang gagawa, ikaw na ang gagawa. O, yun yung ano doon, yung sinasabi na pamumusong. May ginagawa bang ganun ang Papa si para sabihin na natupad din sa kanila na sila'y namumusong. Okay, sa ganitong uri ng pamumusong, basahin natin ito, kayo ang humusga, basahin ko lang. Dignity and Duties of the Priest, page 27 at saka sa page 34 to 36. The priest holds the place of the Savior himself, who by saying ego te absolvo. Yan yung Latin yun, ha? Ego te absolvo. Nang ibig sabihin, I absolve thee or I forgive thee. Pag binanggit na daw niya yung Latin word na yun, ego te absolvo, ibig sabihin, he absorbs from sin o pinatawad niya yung tao sa kasalanan. Yun na ibig sabihin. And then, sinabi dito, to pardon a single sin requires the omnipotence of God. Ayan. Ang ibig sabihin daw, ang nakapagpapatawad daw ng isang kasalanan requires the omnipotence of God. But what do by his omnipotence, the priest can also do by saying, ego te absolvo a peccatitis tuis. Ayan. Yan yung pag binigkas daw nila yun, ibig sabihin, napatawad na yung tao. Which, yung pagpapatawad na yun, it will take the omnipotence of God to forgive. Pero, for a priest, he can just grant that forgiveness by just pronouncing that Latin word, ego te absolvo a peccat and duties of the priest na aklat. Ayan. Ang sumulat nito ay si Alfonsos de Ligori. So, ito ang mga halimbawa ng masasabi natin na pamumusong. O, ngayon, kung hindi ito totoong pamumusong sa harapan ng Panginoon, okay, sabihin ko, nagkamali ako doon. Pero kung totoong ito ay pamumusong, ay di talagang pamumusong na yun. So, ayon sa Revelation 13 verse 1 and 5 and 6, ang hayop at religious powers, at siya ay nagsasalita ng pamumusong. So, tulad ng nabanggit kanina, nagkiklaim siya na at tapos, na nagkiklaim na kaya niyang patawarin ang tao na nagkasala sa Diyos. Okay. At nakita natin na ang Papa Rome o Papa Si ay nagtataglay ng political at religious powers at nagsasalita ng pamumusong laban sa Diyos. Ito ang ikalawang patunay na ang Papa Si o Papal Rome ang sinisimbolohan ng hayop na may tanda. So, meron na tayong dalawang palatanda na natin kung ano talaga ang sinisimbolohan ng hayop na yun. So, initial finding natin, the only candidate na to fulfill this prophecy is the papacy or the papal Rome or Roman Catholic Church. Okay. Pero standby lang doon. Dadako tayo sa ikatlo na katangian. Ang ikatlong katangian ng hayop na may tanda ay makikita sa unang bahagi ng Revelation 13 verse 5. Ang sabi doon, and it was given unto him to make war with the saints and to overcome them. Sa Tagalog, at ipinagkaloob sa kanya na makapagbaka sa mga banal. At sabi ng hula na ang hayop na may tanda ay kanyang babakahin ang mga banal at pagtagumpayan sila. Meaning na maraming mga banal ng Diyos ang papatayin ng pamahalaan na sinisimbula ng hayop. Ayan. Sino naman ang nakagawa ng ganito sa kasaysayan? Sino mang nakagawa ng ayon dito sa binanggit sa hula, ibig sabihin, yon na yung sumisimbulo doon sa hayop na yon. Kasi siya yung naka-fulfill dun sa hula na yun. Okay. So, ang tanong, ang Papal Rome ba ay gumawa ng pagbabaka sa mga banal ng Diyos at nagtagumpay ba siya sa pagpatay sa kanila?
Ang sagot ay yes. Nangyari po ang pagpatay ng papacy o Roman Catholic Church sa mga banal ng Diyos sa panahon ng tinatawag na Dark Ages, na kung saan ay maraming mga Kristiyano ang pinagpapatay ng Romano Katoliko. Under the guise na inakusahan sila ng mga heretic. Ayan. So, pag inakusahan sila na heretic, ayan, pinag-heretic na yon. Okay? Pero, sa ayon sa hula, ang tawag naman dito ng Panginoon is mga banal. Eh. So, ino-honor ng Diyos na sila ng mga banal, pero sila ay isinusumpa naman ng papacy o ng mga leaders ng Katoliko na mga heretic daw. Yan. Ayon sa author na si Robert J. Whelan sa kanyang aklat, The Gospel in Revelation, page 95, sabi niya, during the time when the papacy was supreme in Europe, historians that millions of people were put to death because they would not acknowledge the papacy as God's true church on earth. Ayan. So ano daw anong patutuo ng isang author na ito? Marami daw po ang millions ang mga tao na pinapatay ng Romano Katoliko during those dark ages na yan. Okay, another author na sumulat naman sa kanyang aklat na Prophetic Lights, page 91, si E.J. Wagoner, sabi niya dito, prominent among papal atrocities is the massacre of St. Bartholomew's Day. On the 24th of August, 1572, was begun in Paris one of the most horrible cold-blooded massacres that history records, that of the Huguenots. The king himself, Charles the Ninth, took part in it, shooting down many of those who were attempting to escape the fury of his soldiers. The number of his slain throughout France on this occasion is placed by the best authorities at 70,000. Biro mo yan? 70,000 namatay lang sa isang araw? Pinatay nila sa isang araw lang? Grabe ano, mas marami pa yung kaysa yung biktima ng ano COVID-19. Magkano lang ang pinatay ng COVID-19? O ito ang pinatay ng Katoliko. On one occasion lang na nangyari doon, isang country doon sa France. Isang araw namatay ang 70,000. Massacre yun na grabe. Parang ano yon, bumaha ang ano yung lugar ng ano dugo ng mga Huguenots. Okay. So isa pang halimbawa ng pagpaslang ng mga Kristiyano ay ang pagpatay sa mga tagasunod ng Protestanteng reformador na si John Huss. Yan. Sabi sa sulat ni Pope Martin, na ito ang Pope noong AD 1417 hanggang 1431, sa kanyang sulat para sa hari ng Poland. Sabi niya, make a duty to exterminate the Hussites. Remember these impious persons dared to proclaim the principles of liberty. Grabe mo, ayaw ng Pope pala itong liberty. Ah. They hold that Christ came on earth to abolish slavery. They call the people of liberty. Burn, massacre, make a deserts everywhere, for nothing could be more agreeable to God or more useful to the cause of kings than the extermination of the Hussites. Yan ang kanyang ano. At ito namang sinulatan niya, ginawa din. So ayon sa hula, ang hayop ay kanyang babakahin ang mga banal ng Diyos at pagtagumpayan niya sila. Ayon sa kasaysayan, ay ginawa ng Romano Katoliko ang ganitong gawain sa mahaba niyang pamamahala sa buong mundo. Ayon sa mga historian, humigit kumulang sa 50 million na mga Kristiyano ang pinaslang ng Romano Katoliko sa panahon ng kanilang paghahari sa mundo sa panahon ng Dark Ages. Ang mga tinawag nilang mga heretic,
ay tinupad o natupad dito sa kasaysayan ng Papa C. Okay. Siya yung gumanap. Therefore, siya yung ano, siya yung tumatayo na sinisimbolohan ng nakahula na hayop. Okay. Dadako tayo sa ikaapat na katangian. Ang ikaapat na katangian ng hayop ay mababasa sa last part ng Revelation 13 verse 7. Yung kanina na Revelation 13 verse 7, first part. Eh, ngayon, yung second part naman tayo. Sabi doon, "And power was given him over all kindreds and tongues and nations." Sa Tagalog, "At binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bawat wika at bansa." Ano ang ibig sabihin nun? Siya ay magbigyan ng pagkakataon na maghari dito sa mundo, sa lahat ng bansa. Ibig sabihin na magiging world ruler. Magiging ano ito, yung master of the world. Siya ang mag-control sa buong mundo. Siya ang mamahala, maghari sa buong mundo. Paano yung mga ano local kings? Kings in every country, they will be subject to him. Yeah. So ang hula na ito ay nagsasabi na ang pamahalaan na sinisimbolohan ng hayop na may tanda ay darating sa punto na siya ang maghahari o mamahamahala sa buong mundo, sa bawat angkan at bayan at wika. Ang kasaysayan ay magpapatunay na ang Papa C o ang Romano Katoliko, specifically, siyempre yung pangulo ng sistemang ito, yung Pope, ay naghari sa buong mundo sa mahabang panahon. Kaya't ang mga popes noon ay kinatatakutan at yinuyukuan ng mga hari. Kasi naging mas mataas na siya sa kapangyarihan kaysa yung mga hari dito sa mundo. That was during that time, ngayon. Pero sa panahon na siya ang naghari sa mundo, siya na ang pinakamataas kaya kinatatakutan. Kahit hari ay yumuyuko sa kanya. Kasi parang under niya. Yeah. So, tungkol sa kapangyarihan ng mga popes sa panahon ng Middle Ages, yung tinawag na Middle Ages, ay ganito ang sabi ng manunulat na si Peter de Rosa. Basahin po natin sa kanyang aklat na pinamagatan, Vicar of Christ, The Dark Side of the Papacy, page 58. "The popes by no one on earth." The Pope can be judged by no one on earth. The Pope alone can depose bishop. He alone is entitled to imperial insignia. He can dethrone emperors and kings and absorb their subjects from their allegiance. All princes are obliged to kiss his feet. His legates, even when not priests, have precedence over all bishops. Nakita niyo yan. Ganun ka katindi, kalaki ang kapangyarihan ng Pope during that time. Na he can be judged. Ang pinakamataas na, walang pwedeng huhusga sa kanya. The Pope alone can depose bishop. Alone is entitled to imperial insignia. He can dethrone emperors and kings. Anong ibig sabihin yan? Kahit panghari ka, pag kinuntra mo yan, kaya kanyang pababain sa pwesto mo. Yun ang ibig sabihin ng dethrone. Kahit emperor ka pa, pag tinuntra mo yan, di kaya kanyang i-dethrone o pababain sa pwesto mo. Kasi yan po ang kapangyarihan ng Pope during that time na siya po ay nag-rule sa buong mundo. So walang sino man na nag-aaral ng world history ang tatangging magpatutuo na ang Roman Catholic at one point na mahaba pang panahon ay talagang namahala sa buong mundo o naghari sa buong mundo sa lahat ng wika, bansa at angkan ayon sa hula. Ito ang ikaapat na patunay na ang Romano Katoliko o ang tinawag din na Papacy o Papal Rome ang sinisimbolohan ng hayop na may larawan at tanda sa aklat ng Revelation.
Yan, so meron na tayong nakita na apat na patutuo. Apat na katangian na binigay ng hula at nakita natin na natupad dito sa papasi. Dito tayo sa ikalima. Dadako tayo sa ikalimang katangian ng hayop na may tanda. Ang ikalimang katangian ay mababasa sa Revelation 13 verse 5 na nagsasabi kung gaano kahaba ang kanyang paghahari sa buong mundo. Ganito po ang sabi. Revelation 13 verse 5. Power was given unto him to continue 42 months. Sa Tagalog, at binigyan siya ng kapamahalaan upang sa 42 buwan. Ayan. So yung paghahari bansa at mga angkan ay magpapatuloy yan for 42 months. Pero tandaan natin yung 42 months, hindi regular months yan, kundi prophetic months. Ibig sabihin na ang pamahalaan na isinisimbolohan ng hayop ay maghahari sa buong mundo sa loob ng 42 prophetic months. Okay, hindi yung 42 regular months, kundi 42 prophetic months. Alam po ba ninyo kung gaano katagal ang 42 prophetic months? Ang katumbas ng 42 months sa regular, ang 42 months, ang katumbas ng 42 months sa prophecy, kung sa regular na katuparan ay 120 years. Ayan po. Ang ibig sabihin, yung 42 months is 1,260 years. Ganon kahaba ang paghahari ng Romano Katoliko dito sa mundo. Sa buong mundo, napakahaba. Si Marcos, naghari lang dito sa Pilipinas 20 years. Mas mahaba yung kaibigan niya na si Suharto doon sa Indonesia. Pero wala pang umabot dito sa ganitong kahaba na paghahari ng sa buong mundo nitong papasi. O paano natin na kwenta itong 1,260 years sa literal fulfillment, ang nakasulat is 42 months. Ganito po ang computation yan, mga kapatid. Now, mayroong 30 days bawat buwan. Hindi tulad yung ngayon na may 30 days, may 31, may 28, may 29. Naka-fix po yan na 30 days each. Kaya kung i-multiply mo ang 42 months ng 30 days per month, ay 1,260 days ang makukuha mo. Pero, prophetic days pa rin yan. Yung 1,260 days, that is prophetic days. Yun ang equivalent ng 42 months, 1,260 days. Hindi ito yung regular days, kundi prophetic days ito. At ang sabi ng Bible, na ang isang prophetic day ay isang taon, or one year in literal fulfillment. Basahin po natin ang Numbers 14 verse 34. After the number of the days in which ye search the land, even 40 days, each day for a year, shall ye bear your iniquities, even 40 years, and ye shall know my breach of promise. So nakita niyo ito, yung ginawa ng Panginoon doon sa judgment doon sa mga unbelieving Jews, nung galing sila doon sa dalawa lang na spies ang nagbigay ng magandang report. Ngayon, ayaw ng mga tao na tumuloy. Nagpakita sila ng stubbornness. They stubbornly resisted the will of God. Umiyak pa nga sila doon na parang lumalabas na maling-mali ang Diyos. Tapos nagmamakaawa na, ginaganito mo kami.
Wala bang libingan doon sa Egypt? Bakit nyo kami dadalhin dito para malibing lang pala? Napakasama nyo na naman. Yan. Ang mga paratang nila sa Panginoon, kaya nagalit ang Panginoon sa kanila dahil sa ganun nakatigasan ng kanilang ulo. So sabi niya, okay, sige, hindi ko na kayo dadalhin dyan. Mamampantay kayo dito sa ilang. So, sabi niya, di ba 40 days na ginugol ng mga spy doon sa ano, sa pag-spy doon sa Kanaan, 40 days. So yan, yung 40 days, one day will be equal to 1 year. So yung 40 days na yon gagawin kung 40 years yan. So 1 day is to 1 year ang ratio. So yung 40 days naging 40 years. Okay, for 40 years sabi niya, dito kayo sa wilderness. Yan, and after 40 years, sa yung mga matitira, yon ang aking dadalhin doon sa Promised Land. Kayo na mga suwail, within these 40 years, maililibing kayo dito sa wilderness. Hindi na kayo makaabot doon sa Promised Land. So, yan po ang basihan. And then, dito naman sa Ezekiel 4 verse 6. And when thou hast accomplished this, lie again on thy right side, and thou shalt bear the iniquity of the house of Judah 40 days. I have appointed thee each day for a year. Yeah. So, ito po ang binigay ng Panginoon na prophetic interpretation ng days. One day in prophecy is equal to 1 year in literal fulfillment. Okay, so, yung 42 months na ay pumatak na 1,260 prophetic days. Ngayon, based dito sa prinsipyo na binigay ng Panginoon na one day, in prophecy is equal to 1 year in literal fulfillment. So, ang 1,260 days ay magiging 1,260 years. That would be the length of time na matupad yung tinatawag na 42 months. Ang equivalent niya is 1,260 years. So, ibig sabihin na yung pamahalaan na sinisimbuluhan ng hayop sa Revelation 13 ay maghahari dito sa mundo sa loob ng 1,260 years. Ganyan kahabang aktwal na paghahari ng hayop dito sa mundo ayon sa hula. At kung totoo ang sabi natin batay sa apat na katangian na ang hayop ay sumisimbolo sa Piper Rome, ibig sabihin na ang Romanong Katoliko ay dapat na nakapaghari sa loob ng 1,260 years dito sa lupa ayon sa hula. Ang tanong, totoo ba na ang Romano Katoliko ay namahala sa buong mundo sa loob ng 1,260 years? Ganon kahaba ang paghahari niya? Ang sagot po ng kasaysayan ay yes. History testifies that the Roman Catholic Church, the papacy, actually ruled the world for 1,260 years. Maniwala kayo sa hindi, yan po ang pinapatutuhanan ng kasaysayan. Yan. Pero maniwala tayo dun dahil totoong nangyari yan. At saka nangyari, katuparan yan ng hula. So ayon sa kasaysayan, ang Roman Catholic Church ay nagsimulang maghari sa buong mundo noong taong 538 AD. Yan. At nagpatuloy ang kanyang paghahari hanggang sa taong 1798 nang maputol ang kanyang kapangyarihan. At kung bilangin kung ilang taon mula noong 538 AD hanggang 1798 ay eksaktong 1,260 years. Ayan po mga kapatid. Kaya natupad ang hula. Sabi ni Robert J. Whelan sa kanyang aklat, "The Roman Emperor Justinian made a decree that the Bishop of Rome, the Pope, should be the head of all the churches. This decree went into effect on the year AD 538 when the Ostrogoths were driven from Rome. In that year began the temporal power of the papacy, which continued unabated
through the struggles of 1,260 years until the fateful year AD 1798, when the French general Berthier entered Rome, proclaimed a republic, and took the Pope prisoner. Ayan, sa aklat ni Robert J. Whelan, The Gospel and Revelation, page 95. Nakita nyo na. So, natupad pa rin sa kanya. Okay, so meron na tayong ano, meron na discuss natin ang actually lima, pero pumapatak na anim actually ha, na katangian ng hayop na magsilbing pagkakakilanlan para makilala natin kung ano yung nagiging katuparan nito. Si kung ano ang sumisimbolo dito sa hayop, kasi napag-alaman nga natin na itong hayop na ito hindi literal na hayop eh. So it must have a fulfillment. Ang kumakatawan nito, ang kinakatawanan nito ay pamahalaan. Okay. At nakita natin na batay dito sa anim na ano na ito, nakatangian. Lumalabas na isa lang ang nakatupad dito. Oh, isa lang ang nakakita. Nasa kanya yung katangian na yun. At yun ay yung Papa C na kung tawagan, o yung Papal Rome. Oh, sa ibang salita, yung Roman Catholic Church. So, ang conclusion doon, magiging conclusion is, yung nakahula doon sa na hayop na may tanda, na sabi ng Panginoon na, huwag niyong sambahin. Ah, at huwag niyo rin sambahin yung kanyang larawan. At huwag niyong tanggapin yung kanyang, ano, yung kanyang tanda. Ah, sapagkat sino mang sasamba yan sa hayop na yun, sino mang sasamba doon sa kanyang larawan at tatanggapin yung kanyang tanda, ah, ay paiinumin sa kagalitan ng Diyos o sa galit ng Diyos at pahihirapan ng apoy at asupre. At napag-aralan natin na yung kagalitan ng Diyos na yon ay yung seven plagues. They are going to suffer the effect of the seven plagues. That is a special judgment para doon sa mga sasamba sa hayop. At tandaan natin na itong pangulo, ang pangulo ng ano dito, gusto ko lang linawin. Sinasabi natin dito, hindi tayo nagsasabi ng parabang galit. Hindi tayo galit sa mga Katoliko, ha. Ito, pinapag-aralan lang natin yung hula. So, kung may mga Katoliko dyan, huwag kayong magalit sa amin, ha. Wala po kaming grudges sa inyo. Wala kaming puot sa inyo. Hindi po kami galit sa inyo. Ha? Kayo po ay mga kapatid namin. Sapagkat pare-pareho po tayo na nilalang ng Diyos. Pare-pareho tayo na tinubos ng Diyos sa pamagitan ng kanyang dugo. Sinasabi lang naman natin dito na ang Diyos na lumalang at tumubos sa atin ay meron siyang babala. Na huwag nating ano dito. Meron siyang inihula dito na sistema o kapangyarihan under the symbol of the beast with a mark, na dapat daw natin huwag sambahin. Kasi kung paano na nagiging ano, kaaway ng Panginoon sa nakalipas, pinagpapatay niya ang mga mananampalataya. Biro mo yan na noon ilan ang pinagpapatay dahil lang sa ayaw nilang tanggapin na yung Pope daw ay infallible, ayaw nilang tanggapin na ang Katoliko ay hindi, ayaw nilang tanggapin na Katoliko ang tamang iglesia. Tapos nagbabasa sila ng Bible at kung ano pang ginagawa nilang mabuti dahil doon sa kanilang hangarin lang na mapaligaya nila ang Panginoon, ay kinasuhan sila at pinagpapatay dahil doon. So yun, nagiging ano, utang nila. Biro mo yan, more than 50 million na mga inosente na mga tao na mananampalataya sa Panginoon ang pinagpapatay nila. Ayan. So, ayan, ine-expose ngayon ng Panginoon through prophecy, pinapag-aralan natin ngayon. Kaya malaman natin para sa halip na ibigay natin yung ating loyalty doon sa masamang sistema, ibigay na natin sa Diyos.
Yun ang pinakapunto doon. Nang Panginoon, sana huwag tayong madaya. Kasi malaking pandaraya yun eh. Biro mo, sa ngayon nasasabihin mo na tatawagin mo yung Pope na Father. Yan ay titulo yan para sa Diyos Ama sa langit. Kaya nga tinuruan tayo ng mga manalangin, Our Father who art in heaven. Pagkatapos eh, sa halip na ang Diyos ang yuyukuran mo na sa tatawagin mong Father, yung spiritual Father, eh pag dumating eh, ang dami ng Father, na tapos yung pagyuko, yung bowing, kneeling, yan ay ano, that is a form of worship na dapat ibigay sa Diyos. Pero itong sistema na ito ay tinuturo ba naman na doon natin i-offer doon sa ano, sa mga pangulo o sa Pope o sa mga priest? Okay. Eh yun, para bang kinukuha nila yung worship na dapat sa Panginoon sana ibigay, doon binibigay ng tao sa kanila. Kaya yon ang sabi ng Panginoon, no? Huwag kayong magsimba sa kanila. Yung pagsamba na yon, yung pagluluhod, dapat doon natin ibigay sa Panginoon yung pagluluhod. Tapos turuan tayo na doon tayo luluhod doon sa mga rebulto na ginawa nila. Napas-apas-anin nila. Sila din ang nagbigay ng damit. Sila ang nagpintura, nagvarnish at ano pa. Tapos paluluhurin tayo doon. Ay, yun nga yun na nga yung sinasabing kalukuhan. Di yun ang hindi gusto ng Panginoon. Kasi yan ay labag sa kanyang kalooban. Kaya huwag po sana kayong magalit ano, dito sa ating pag-aaral. Ito ay dapat matuwa tayo dito at pinangaralan tayo ng tama. Kasi mangyayari mga kapatid, kung hindi natin papakinggan ito ngayon, darating ang panahon at hindi na magtatagal na talagang babalik yung kapangyarihan niya ito. Ngayon, hindi pa niya ginagawa ito yung pipilitin tayo na sumamba sa kanya ngayon. Pero darating ang panahon, kung ano yung ginawa niya nung araw, gagawin din niya sometime in the future. Maibalik lamang yung kapangyarihan niya, gagawin din niya yun. At that time, doon na yung sasabi doon na alamin natin ngayon, ine-expose namin ngayon, para pagdating ng panahon ngayon, alam nyo na kung ano ang magiging decision ninyo. Kung susunod ba kayo o hindi. Ayan. So, titignan nyo kung medyo hindi kayo manampalataya. Ito ang, kung ayon yung paniwalaan na yung papasi, ito yung katuparan ng hayop na sinasabi dito, na nakahula. Ito ang aking challenge sa inyo. Meron tayong napag-aralan dito na anim na katangian, palatandaan na ginawa ng hayop. Okay, yung hayop na ito ay successor ng dragon. Ang dragon ay ang papal pagan Roman Empire. Okay, ang successor niya ay ang papacy. Okay, number one na palatandaan, nagtataglay ng political and religious power. Okay, number three, nagsasalita ng pamumusong. Okay, number 4, naghahari sa buong mundo. Number 5, pinagpapatay ang mga Kristiyano. Number 6, naghari sa loob ng 1260 years. Meron pang tatlo na katangian na hindi ko pa na-discuss dahil wala tayong time, pero di-discuss natin 'yan sa susunod. Kahit lang dito sa anim na binanggit natin. Kung hindi ang papasi o Romano Katoliko ang katuparan ng hula na ito na hayop. Ang challenge ko is hanapin ninyo kung anong kapamahalaan, anong kaharian ang tumupad dito sa anim na ito. Na katangian. Para sabihin natin hindi ito, hindi siya. Ito ang katuparan. Okay. Pero kailangan na natupad niya itong lahat na ito. Hanapan niyon at pag nakahanap, pwede huwag nating paniwalaan ng papasi. Kung ano man yun na kapangyarihan na gumanap dito sa hula na ito, hindi yun ang paniwalaan natin. Pero kung wala, pwede tanggapin na lang natin na talaga ang papasi talaga o ang Romano Katoliko itong nakahula na ito.
kasi sila talaga ang napagkitaan ng katangian o pagkakilanlan. Kaya yan po mga kapatid ang iiwan ko sa inyo. At itutuloy natin dahil na wala na tayong oras, itutuloy natin sa susunod. Pero ulitin ko po, ang pangangaral na ito ay hindi po ginawa na dahil kami ay mayroong puot sa sino man na mga tao. At yung mga Katoliko dyan, hindi kayo ang inaakusahan namin na gumagawa nito, kundi ang masasabi namin, kayo ang mga biktima rin kayo. Wala kayong kasalanan kundi na biktima. Kaya nga, sinasabi itong mga katangian na ito, ine-expose natin para kayo ay makaalam. At huwag pag nalaman ninyo, huwag na kayong magpatuloy na magpabiktima pa. O ngayon, kung magpatuloy kayong magpabiktima pa, hindi na namin kasalanan yon. That is your choice already. Pero kung hindi namin sasabihin sa inyo, o kami naman ang sisisihin ninyo sa bandang huli, bakit nalaman nyo pala na ganyan? Kayo ang nag-aral ng Biblia, ba't hindi nyo sinasabi sa amin? Eh tuloy ngayon, hindi kami nakaalis. Nadamay tuloy kami doon sa hatol o sa kanyang kahatulan. Ngayon naghihirap kami. May kasalanan kayo dito dahil hindi nyo sinabi sa amin. Maaring mangyari doon na sisihin nyo rin kami sa bandang huli kung hindi kami magsasabi. Kaya nga, sasabihin namin ngayon. Ngayon, kung hindi kayo magpasya na alis dyan, na magpabiktima pa rin, di hugas kamay na kami. Ganun ang point doon. Pero sana ay makinig tayong lahat. Huwag natin patigasin ang ating ulo sapagkat matindi at kakilakilabot ang babala ng Diyos na tayo pahihirapan kung tayo po ay magpatuloy na magpadaya sa sistema na ito. So yan po ang aking dalangin sa inyong lahat. Nawa ay nasa mabuti kayong kalusugan lagi at naway lagi kayong makinig ng dagdag pa na katotohanan na ating ipangangaral sa pamagitan ng radyo. Ito po, tayo manalangin para sa ating close. Dakilang Diyos, sa kaitaasan po ng mga langit, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami ngayon ay nakapag-aral na inyong mga salita. Nawa po ay ipintal ang katotohanan na ito sa puso't isipan ng lahat po na aming mga kapatiran, mga kababayan at mga kaibigan na nakinig sa mensahe nito at makikinig pa. Nawa po ay bigyan sila ng pananampalatay at makapagpakumbabang puso na tanggapin ang katotohanan ito at huwag nang magpatuloy na magpabiktima pa, sumamba pa at sumunod doon sa mga doktrinang mali ng hayop na ito. Ito ang ating dalangin para sa ikaliligtas ng lahat na mananampalataya sa mensahe na ito. Ito ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, mga minamahal na mga kapatid, maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig dito sa ating programa. At meron po ditong dalawang katanungan na dumating pero hindi ko sasagutin ito. Mangyari po bukas ng umaga sa programa ni isisingit natin ito bukas ng umaga, alas 7 hanggang sa alas 6. Medyo bigyan natin ng kasagutan itong katanungan na ito. At kung meron pa po sa inyong mga gustong magtanong, magpadala lang po kayo ng inyong tanong dito sa ating number 0936-342-9428. Ulitin ko, 0936-342-9428. Yan po ang ating station number. Padala lang nyo po ang inyong mga katanungan at bibigyan natin ng kasagutan. Hindi sa ating programa sa gabi kasi wala tayong time, pero bigyan natin ng panahon doon sa umaga. Kasi sa umaga, yan ay greetings period at saka may mga doon, baka maisisingit natin. Ha? Okay, so makinig lang po kayo, hindi lang sa gabi, pati sa umaga. Thank you po mga kapatid. God bless you at hanggang bukas na po ulit tayong magkasama-sama.